Hey guys, welcome to my channel. So today, meron tayong unboxing and testing, no? So lately, hindi matagal na, matagal na, no, nung last na gumawa ako ng airgun video. So sabi ko, hindi ako makalabas ngayon kasi mainit, sobrang init, plus mahal nga ang bala. So paano mag-practice sa bahay? So tumingin ako online, may bago na palang labas ng Ruger Mark IV na air pistol, no? Before, nung bago pa lang ako sa barrel and sa air guns, naghanap ako palagi, gusto ko yung mas malakas na barrel. And lately na-realize ko, no, hindi pala kailangan palagi malakas yung barrel. Bakit? Kasi for indoor shooting, hindi mo naman kailangan ng sobrang lakas. So ito, yung Ruger Mark IV, it's claiming as at 320 FPS. Nalilito lang ako dito, no, kasi alam ko 360 ang claim nito and then 320 sa actual. Sana 320 yung actual. Anyway, so it shoots pellets, yan, pellets, no, pwedeng balahan, hindi BB. Mas gusto ko ang pellet kasi mas accurate ang pellet. And kung gagamitin mo siyang pang-hunting ng small game, mas effective siya compared sa BBs. Usually BBs nagba-bounce back. Rifled yung barrel niya, rifled, hindi siya smooth bore. So, it says a lot about the accuracy. May rear sight and fiber optic front sight. Ang ayaw ko lang dito, hindi sila naglagay ng rail para may option ka for a red dot. So, ayan. Ruger, pest and target shooting. Mark IV air pistol. Tara, buksan natin. Let's see what's included. There's no... That's it. Only the gun. Not even sample pellets or target paper. Uh-huh. Thank you, paperworks. Umarex. Maximum velocity is 320. Wow. I was expecting at least 360. Anyway, that's it. And this is the gun. Okay guys, so tignan natin. Let's take a closer look of the gun. Kopyang-kopya niya. Halos. I think, yeah, kasi officially licensed siya ng Ruger. Kita niyo yung grips niya with official Ruger logo, pati yung stippling, left and right, yung magazine, it's fixed. Design lang yan, kinopya niya lang talaga yung, ano, hindi yan nagda-drop. Pero kinopya niya talaga yung design. Pati yung magazine, may logo. Okay. Tapos, what else? Ejection port, syempre, sarado yan. Ito, hindi to gumagana. Sa likod, sarado rin yan, sealed. Yung barrel, kinopya niya. So, ang barrel, syempre, is metal with plastic lining. So, hindi ito pwedeng gawin panakot kasi kinakita yung, ano, yung barrel niya, maliit lang. And ito, ano, dinagdag nila. Ito yung pangkak. So, break barrel siya. Ganyan lang. Lagay nyo ng pellet dito. Lock. Pag kinasa nyo siya ng gano'n, automatic, nagsisafety siya. So, that's unsafe. That's fire. So, yung fire and safe mechanism gumagana. Yung slide stop, slide release, hindi gumagana. Yung mag release, hindi gumagana. Pero, it's there. Para makopya lang yung original na Ruger Mark IV. So, without further ado, tara, shoot tayo.
So this is my indoor target eye protection. Okay, first time shooting the Ruger Mark IV on safe. Here we go. Not loud, not that loud, so this is indoor friendly. Oh, safety. Let's see. Supported. Okay, almost bullseye. So you just have to get used to the trigger. Okay guys, so this is my initial groupings. So it's shooting a little bit like a quarter of an inch to the left. So I have to compensate. This is my initial groupings. And I was shooting here. It's hitting here. Now I'm pointing here. Let's just shoot another target. Let's shoot higher. Okay. Five shots. Sitting unsupported. Low. Low and right. Left and low. Left and low. At least it's inverted. Okay, over there, left and low. And repeat. Medium rushing. Safety, unsupported. Okay. Safety. Bullseye, okay, bullseye, okay, last. Last, this is the sixth round. Safety. Okay. Wow, okay. Okay, hit twice here. Alright. Alright guys, I'll put a new target sticker. Shoot again. Okay. Almost bullseye. Safety. It's in there. Just a little high. In the bullseye. Yeah, let's just shoot some more. So listen to the sound that this gun emits. It is indoor shooting range friendly. Pass. And it's easy to cock. No problems using this while I'm watching Netflix. Okay guys, so yun yung pangalawa kong target. Wala, I was just having fun. Gusto ko lang mag-shoot. Pero, like sabi ko nga, no, for what I wanted to do, it's doing its job. Ano yun? Ibig sabihin, makapag-shooting ako dito sa loob ng bahay. So, make sure kung gagawin nyo to, you practice safety,
No, alam nyo kung nasan yung mga tao, no? Malayo ako dun sa hagdanan. And yung mga pets nasa kulungan. So, para walang aksidente mga barel. Anyway, balik tayo sa barel. I'm glad na yung rear side is adjustable. So, in-adjust ko siya. Medyo tumatama na siya dun sa gusto kong tamaan. Medyo, yan, no? As compared nung initial, ma-left ako na ma-left. Eto, konting-konti na lang. Baka siguro yung trigger. Kasi medyo mahaba and matigas. No? Hopefully, magla-lighten up pa siya. Pero gustong-gusto ko yung feel. Para siya yung totoong Ruger Mark IV. Gustong-gusto ko yung feel. Nakakatuwa naman. Pati yung grip angle, yung grip texture. Yan ang hinahanap ng kamay ko, no? Kung pupatok ako ng Ruger Mark IV. Mas maganda lang sana ako naka-red dot to kasi ano na, ako lalo na malabo na mata ko, no. Na ganung kalinaw, mas accurate sana. So, having used this, parang na-encourage ako bumili ng isa pa yung Browning Buck Mark kasi 'yun, pwede nang lagyan ng ano, ng red dot. Anyway, so sabi ko ano kaya habang nanonood ako ng Netflix or habang nanonood ako ng TV, tapos pag nagko-commercial, mag-shooting ako. Anyway, kung mag-isa lang naman ako, kung may kasama, medyo, ano, mag-iingat. So, ayan. Enjoy ako. Nakapag-shooting ako ngayon kahit umuulan sa labas. And, sabi ko nga, malambala. Nakakatipid ka talaga sa pellets or BB guns. Lalo na na yung mga replica. Kasi, yung feel nung gun, yung controls, alam mo kung nasaan. Tsaka yung grip angle, napaka-importante. So that's it guys. Ito po yung Ruger Mark IV pellet pistol or air gun. Thanks for watching.